dito sa barko guys, meron kaming storage ng fresh water namin. At every 6 months nililinisan ito kasi madumi. Ayan ang kulay niya, naging brown na. Tingnan mo yung apa ko. Ayan, sobrang dumi na siya guys. Kailangan na yan linisan ko niya. Very nice. Very nice, Joker. Yeah. The best. This is the best part of the seafarer's life. Yeah. Sailor's life. Hello, hello, hello mga ka-Jesse. Welcome back ulit sa ating channel, Jesse Marino TV. Yeah, for today's vlog guys, silipin natin itong freshwater tank kasi ngayon nakaschedule kami for cleaning. So, lilinisin natin ito guys. So, by the way, itong freshwater tank natin, ito yung storage ng tubig natin guys sa barko. Ito yung potable water din sa barko na ginagamit sa kusina, sa showers natin, sa mga taps, sa mga kabina. Minsan iniinom pa namin ito guys. So, bubuksan namin ito, tapos check ang kondisyon sa loob, and then lilinisan natin. So, part din ito ng trabaho natin guys, no? Part din ito ng trabaho ng mga seaman, ng mga ratings. So, kasama ito sa trabaho natin, yung paglilinis ng tangke. So, every 6 months ito guys, ni-check namin ito at nililinisan sa loob. Para masiguro talaga natin mga ka-Jesse na malinis itong tangke natin. Kasi iniinom din natin ito eh, hindi natin alam, baka mamaya marami ng latak sa loob, so hindi na rin maganda sa kalusugan ng mga crew natin. So marami rin tayong mga preparations dito, no, bago tayo makapasok sa loob. So kailangan mo natin i-ventilate itong space. Kailangan mo natin kumuha ng closed space entry permit kay chief mate o sa responsible officer. At sinicheck din natin ang oxygen level niya guys, no, na sinisiguro natin na hindi siya bababa sa 21%. And then may mga entry checklist din tayo para sa ganun, eh, wala tayong makalimutan guys, no? wala tayong overlap ng mga procedures sa pagpasok sa loob. So medyo mahirap pa pagpasok ito guys, no? So medyo masikip ito, kailangan gapangin talaga ito sa loob kasi tingin ko masikip siya, masikip yung mga butas, maraming mga frames, so medyo mahirap ang paglinis ito guys. Mahirap ito guys, no? Masikip. So kailangan natin itong linisan guys, ito fresh water tank. So dito sa barko guys, meron kaming storage ng fresh water namin. At every 6 months nililinisan ito kasi madumi. Ayan ang kulay niya, naging brown na. Tingnan mo yung apa ko. Ayan, sobrang dumi na siya guys. So kailangan na yung linisan ito niya. So kasama na ito sa trabaho namin, ito maglinis ang tangki. Ang hirap lang ito sa compartment kasi masikip.
So mahirap talaga ang pagpasok dito mga ka-JC, no? Ang liliit kasi ng mga manhole niya, yung mga butas na yan, dapat pala mga maliliit na tao ang papasok dito. Eh ako naman, eh matangkad naman ako. So nahirapan talaga akong pumasok mga ka-JC. Kasi sa ibang barko na mga ka-JC, no? Kaunti na naman yung frame niya, tapos medyo maluwang yung space niya. Ito sa barko na ito, ang daming frame, tapos ang liliit pa ng mga butas, so medyo mahirap talaga kung lilinisan ng mga tangke na to. Pagpasok pa lang mga ka-JC, ubos na talaga yung oras mo. Maya maya, umpisahan na natin itong washing. So tirahin muna natin ang tubig, tapos kuskus tayo mga ka-JC, no? So ito talaga yung trabaho namin dito kasama sa trabaho ito ng mga seaman. So lahat ng mga seaman mga ka-JC, no, maradaanan talaga to at ito yung magiging trabaho mo sa barko. Ang maintenance na yan, yung pagkuskus na yan, so maradaanan lahat ng seaman yan. So gamit ko ngayon is, ang gamit namin dito is for the meantime, ito lang muna, try muna namin itong dishwashing liquid kung matanggal ba itong mga dumi mga ka-JC. Tanggal naman siya, oh. Yeah, ito lang muna ang gamitin namin. Yan, so ganito yung trabaho nito guys, no? Kuskus na lang dumi guys. Yan, so di mo talaga akalain, no? Na ito pala yung isa sa mga trabaho ng mga seaman sa barko. No, nagkukuskus na ng mga dumi sa tangke. Kahit mahirap mga ka-JC, pero sige lang, tis-tis lang para sa pamilya. Medyo mahirap nga siya tanggalin kasi nga matagal lang itong mga dumi nito at mga mansa niya, nakakapit na, pero yan, matatanggal naman yan sa kinalaunan. Yan, so medyo maganda-ganda na yung kinalabasan ng mga ka-JC. Yan, medyo maliwanag na siya, no? Tanggal na yung mga dumi-dumi. Yung mga mansa niya, minat na nawala na rin kasi nga sa pagkuskus pa lang natin, no? So lahat ng mga dumi na yan mga ka-JC, kailangan tanggalin yan, kailangan kuskusin yan. Kaya ayun, no? Tingnan nyo, malinis na itong porsyon na nilinisan ko. So medyo masakit na rin sa likod mga ka-JC kasi nga eh, sa tagal ng pagkakayoko mo dyan eh, sasakit talaga yung likod mo kasi ang liit nga ng espasyo mula doon sa hig niya saka doon sa ceiling niya. Kaya ayun, kaya mahirap talaga mga ka-JC, no? Pero sige lang, tiis-tiis na muna tayo. Di mo talaga akalain, no, na ito pala trabaho namin sa barko, nagkukuskus lang ng mga tangke. Akala siguro ng iba, nakasuot lang tayo ng uniforme mga ka-JC, pero in reality, ito talaga yung trabaho namin dito sa barko, no? Lahat ng sulok sa barko, lilinisan yan. I-maintain yan mga ka-JC, no? Siyempre guys, kasama ko rin si Kadete, yung Dutch namin na kadet, and then si Wiper. So tatlo kami rito ngayon nakalinis sa loob kasi yung mga AB natin, busy sila eh, busy sa labas, kaya kami na muna. Yan guys, so tapos na yung isang compartment. Yan, nalinisan ko na yan. Yan, medyo maputi na siya, oh. Tanggal na yung dumi niya. Yan. So magkaiba talaga guys, no, mula nung pagpasok natin dito. Sobrang dumi na, no, kulay brown pa siya ngayon, medyo light na. Yan, so guys, so oras na rin ng kailan, so labas muna ako. Tapos duty na naman sa kaberta. Mamaya balikan natin ito kung hanggang sa tapos na lang. Yan. Dito na naman si Gwan eh. Parang Michael eh. Saka, Tomas! Say hi, Tomas! Hey! Wow! Hey, what's up, banana? Very nice. Very nice, Joker. Yeah. The best. This is the best part of the seafarer's life. Yeah. Sailor's life. it's no shit thing, so. Yeah, nakakapagod guys, but sige lang. Tuloy na natin yan. Para sa bayan. Yan. Ayos. Ayos na ayos. So lapas na naman tayo ulit guys, no? Kung gaano kahirap papasok, karoon din yung kahirap palabas. So iiwan ko muna si Kadete rito saka si Wiper. Sila na muna yung mag-washing guys. Kasi kakain muna ako at duty muna ako sa deck. Papalitan ko muna si chipmate doon kasi palitan kaming dalawa. Sila na muna bahala rito guys, and then mamayang hapon, no, babalikan natin itong pinasingan nila, check natin. Alright. So we'll go out.
I will go out and take a job. So pinarikan ko yung trabaho kaya ng pagkumpirta ng waste natin, no? Kasi nga, napansin nyo kanina, pumasok ako ulit ako nag mag-release kami ng tanke. So ngayon lang, natapos na yung duty ko guys. And sinig ko yung gawa nila, yung trabaho nila. Kasi kailangan kong picturean eh, pagkain natin kita. Kasi gusto rin tayo makikita yung kalabasan ng washing eh. Yan na yung resulta ngayon. So far naman eh, puputin naman siya guys, kumpara lang sa dati guys. Okay. Kasi may mga mansa na yung iba eh. Tulad ng ganito, mga mansa na yun. Kaya hindi na matanggal. Ngayon, yun na, yung paglabas, yung mahirap. Kung ano ang mahirap na mapasok, yun din ang maglabas. Yan, so ganito lang yung procedure namin dito guys. Ganito lang yung procedure namin pag nililiskin nila ng tanke. Tapos so, kahit punta ganito para medyo mahirap kasi maraming frame eh. Lusog ka na lusog sa mga butas na yan, no? Yan. Yan, so nakakuha natin ang picture guys. So, pwede na tayong lumabas. Pwede na pala ito lumabas. Yun lang guys, no? Again, mag-enjoy kayo sa vlog natin at pinapulong natin kayo. May na-share din ako. So, salamat guys. Salamat sa pag-view. Please, mag-i-live guys. Mag-share ang videos natin. Tapos, huwag na rin kalimutan mag-subscribe at ahit yung notification bell natin guys para update naman tayo sa next videos natin. So, salamat guys! Pinagkita tayo sa ulit. Pinagkita tayo next time. Bye!